Sumadsad ang isang barko sa Coron, Palawan. Patuloy na ibinababa mula sa barko ang mahigit 1,000 sakay nito. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Sa sahig na ng barko, nagpalipas ng magdamag ang mga pasaherong ito. Doon na rin sila naghapunan. Yan ay matapos sumadsad kahapon sa karagatang bahagi ng Coron, Palawan, ang passenger vessel na MV Togo St. Francis Xavier. Sa isang Facebook post, idinaan ng isang pasahero ang paghingi ng tulong. Sabi niya, naghating gabi na pero wala pa rin daw silang natatanggap na update mula sa mga kawani ng barko. Kawawa raw ang mga sanggol at ang mga matatanda. Umakyat na raw sila sa taas ng barko para lang makasagap ng hangin. Alas 4 kahapon nang mangyari ang insidente. Ayon sa Philippine Coast Guard Palawan, pumalya ang makina ng barko na nauwi sa pagkasadsad sa mga bahura malapit sa pantalan ng Coron. Mahigit 1,300 ang sakay ng barko, kabilang ang higit 100 crew. Habang nagkasandak po sila ng undocking maneuver, doon nga po nawalan po ng power yung vessel, and while trying to repair po yung generator po nila, na aground po sila sa mababaw na pa. Reklamo naman ng ibang pasahero, pinapipirma pa sila ng waiver ng pamunuan ng barko. We did not get any sleep, and now they want us to go, is telling us we can get off the ship, but they want us to sign a waiver saying they're not responsible for us if anything happens to us outside of this ship. May ibang pasaherong naibaba na mula sa sumadsad na barko sa tulong ng Philippine Coast Guard at ng lokal na pamahalaan ng Coron. Pero kahit nakababa na, problema naman daw nila ang pagkakastranded sa Coron Coliseum. Oo, and inaantay namin kung ano na naman ang announcement ng Togo, kung anong gagawin sa amin, mga passengers. So just like nung kahapon, nang almost 4:30 na nangyari pag-shutdown ng power doon sa barko, wala silang binibigay na update kung ano ang gagawin sa amin, kung ano ang desisyon nila sa mga tao. Wala, hanggang ngayon, the same. Wala kaming nakukuha ang update mula sa kanila. Nagpapatuloy pa rin ang rescue operation. Ayon naman sa pamunuan ng Togo, kailangan pa ng mas mahabang oras para maiayos ang barko. Ibababa raw muna ang lahat ng sakay nito para matiyak ang kanilang kaligtasan habang nagpapatuloy ang pagkukumpuni sa sumadsad na passenger vessel. Maaari naman daw i-refund ng mga pasahero ang kanilang pamasahe. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.